Hey guys, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. So for today's video guys, is gagawa tayo ng pecan pie. So, andito ako sa aking kitchen and ito ang aking always tinitingnan. The secret ingredient is love. So, ayan. Kailangan pag magluluto tayo is ibubuhos natin yung ating pagmamahal para maganda ang kalabasan ng ating naluluto. So, that's it. I-start na tayo sa ating lulutuin today. So, itong aking mga ingredients, guys. And ito ang aking gagamitin parang crust, itong almond flour. Tapos, sasamahan ko siya ng coconut oil and then sugar and then some eggs. And then, para sa aking butter naman, yung magiging pinakang sweetener nito, meron tayong yung corn syrup and then sugar and eggs. And then, lalagyan din natin siya ng butter at saka yung ano ba yung pampabango na yun? Basta yung isa, yun ang ilalagay natin. At saka, syempre, ito ang hindi mawawalang ating pecan nuts. Ito ang ating magiging stuffing sa loob. At syempre, yan. At syempre, hindi mawawala ang ating chocolate chips. Yan. Magbibigay ng masarap na lasa yan sa ating pecan pie. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ito. Medyo matrabaho siya ng konti, pero hindi naman totally matrabaho. So, mamaya. Ito ang napakasarap na pecan pie. So, let's go. Pakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ang pecan pie. So, ayun na nga guys. Mag-umpisa tayo sa paggawa ng ating pie crust. So, ang gagamitin natin dito is ang ating almond flour. So, maglalagay ako ng 3 cups. 1. Lalagay tayo ng 3 cups ng almond. Pwede din naman yung regular flour ang gamitin nyo, pero mas maganda tong almond flour. And then maglagay din tayo ng 1 egg. Then maglagay muna tayo ng sugar pala. Maglagay muna tayo ng sugar, mga 1/4 ng sugar. And 1/4. And then maglalagay din tayo ng konting salt para medyo mag siguro mga ano nito, mga 1/4, konti lang, wag masyadong marami. And then after that is maglalagay na tayo ng egg. Isa lang yung egg na gagamitin natin dito, guys. So, bago natin i-mix yung egg, i-mix muna natin ang ating dried ingredients. So, yan. And then, itong ating isang egg. Yan. And then, maglalagay din tayo ng coconut oil. Mga ano lang ito, mga 1/4 lang. Tapos dagdagan na lang natin siya depende sa kakalabasan ng texture ng ating pang pie crust. So ayan, mix lang natin siya. Pero actually madali lang gumawa nito, guys. Lalo na kung madalas mong ginagawa ito. Ano na to? Basic na lang. Basic. Basic. Basta make sure na nakamix natin siya lahat. Mag-gloves ako kasi medyo oily siya. So, ayan. Medyo nakita nyo, nag-ano na sila. Nag-combine na ang lahat ng mga ingredients ng dried at saka wet ingredients. Ayan. So, ang sunod natin gagawin is imomold na natin siya sa ating baking platter.
So ayan, meron ako dito ayan, itong aking baking pie. So para hindi siya maging, para hindi siya didikit dito, lalagyan natin siya ng baking paper. Lalagyan natin siya ng baking paper. And then after that, ilagyan na natin ang ating dough. Ayan ang ating dough, guys. I-ano lang natin siya. I-spread lang natin siya everywhere dito sa ating platter. Medyo kailangan natin bigyan ng lagyan ng ano to, pwersa. Yeah. Or pwede rin kayong gumamit ng ganito para ma-flatten siya. Nagkakahugis na siya. So, bago natin gawin yan, ikat muna natin itong paligid nito para hindi masyado nakakaabala sa ating ginagawa. So, ayan na. Alis na natin. So, makikita ninyo, pumupunta na yung iba dito sa side. So, kailangan i-mold natin siya na maganda para maganda yung pahalapsa na ating pecan pie. So, matagal na rin ako hindi gumagawa nito. Siguro may mga 1 year na hindi ako nagkakamali. Kaya parang na-miss ko na rin gumawa ng pecan pie. Parang ganun din sa pagka-miss ko sa'yo. So, ayan. Ayan. Napakasimple lang. Madali lang ito, guys. Basta kompleto ang ingredients nyo. Napakadali lang kasi. Napakadali. Ayan. Yep. So ayan ang ating pastry, ang ating pinakang crust ng ating pecan pie. So i-luluto natin siya sa oven for like siguro mga maximum 10 minutes, pero hanggat maari, huwag masyadong papakalutuin kasi magtitiga siya ng todo. Kasi lulutuin pa natin ito ng almost 30 minutes mamaya. So ayan, ayan ang ating crust. So ilalagay na natin siya sa ating oven. Ay, na-preheat ko na yung aking oven. Ayan. Ilagay ko lang siya ng mga 8 minutes. 8 minutes. Sige, antayin natin siya. And then after that, gagawa naman tayo ng yung pinakang batter niya. So, mag-set muna ko ng alarm para hindi tayo masunugan. Set natin ng 7 minutes para okay na okay yung ating timing. So ngayon naman, guys, so ito na rin yung gagamitin kong bowl. So ang gagawin natin is ang ilalagay natin muna is itong ating egg. So gagawa tayo ng 4 whole eggs. 4 whole eggs. Okay, nabulok muntik.
Yan ang ating whole eggs. Apat yan. Tapos, maglalagay pa tayo ng isa. Pero ano lang siya, yung egg yolk lang ang gagamitin natin dito, guys. I-set aside natin yung ayan, bali, egg yolk lang ilalagay natin. Ayan, okay. And then, ano natin, ang sunod natin ilalagay is itong ating corn syrup. So, ilalagay natin corn syrup dito is mga 1 cup. 1 cup ng corn syrup. Ayan. 1 cup ng corn syrup. And then, sunod natin ilalagay sugar. So, ayan. Pagkatapos, guys, ito naman ang ating ilalagay. Itong ating sugar. So, 1 cup ito. Pero, ang ilalagay ko muna is 3/4 muna. Tapos, tingnan na lang natin mamaya kung sweet na ba siya or dadagdagan pa natin. Ayan. And then, syempre, lalagyan din natin ng vanilla extract. Mas maganda sana kung vanilla syrup. So, mga 1 teaspoon ito. Ayan. And then, lalagyan din natin siya, guys, na ng 1 teaspoon ng pomegranate molasses. So, medyo masarap ito pag may, ayan, mga 1 teaspoon lang. And then after that is i-mix na natin siya. Mix-mix lang natin ang ating butter. Dapat ito exercise sa ating braso. So, wala yung mga cut-spot sa ating braso. Kaya nag-mix tayo na ganito. Mag-release. So, titikman natin ng konti. Actually, sweet na talaga siya. Parang ikaw lang. So, lalagyan din natin siya ng butter for about mga 3 tablespoons. So, ayan. 3 tablespoons ng butter. And then, lalagyan din natin siya ng mga 1/4 of salt. Mga 1/4 teaspoon yan. Napakadali lang gumawa nito, guys. Napakasimple. Pero kung gusto niyo naman na super healthy ng ating pecan pie, pwede natin gawin yan. Pwede tayong gumamit ng yung sweetener natin, yung mga erot, yung basta yung mga substitute natin for sugar, yung mga, kaso mamahalin siya yung ibang mga sweetener. Or pwede rin namang maple syrup ang gamitin niyo. Tapos, yun lang. Actually, matamis na talaga siya. So, i-set aside natin ito. And then, masulat natin gawin is itong ating nuts. So, ang gagawin natin dito, pipitas-pitasin lang natin itong nuts. Ayan. Magtitira tayo ng hole. Yun lang. Pitas-pitas lang. Parang kinakrak-krak lang natin siya. Para pag naman kinain, hindi naman siya buo-buo. Siyempre, pag kayo magluluto, dapat malinis. Malinis yung kamay nyo. So, malinis naman yung kamay ko, guys. Huwag kayo mag-alala. Kaya tayo mag-mekos-mekos dito. Malinis naman ang ating kamay. Nagugas naman tayo ng 10 beses. So, ayan. Takes time pa itong ating pag-aalis ng nuts na to. Ayan na. Ito.
Napakasimple lang nito, guys. Napakasimple at napakadaling pecan pie. So, yun, eh. Diba? So, okay na to siguro. Okay na to, I think. So, ang sunod natin gagawin is ilalagay na natin yung ating kukunin natin yung ating crust sa ating oven. Kasi it takes only 8 minutes. Yan, pasensya na kayo. Medyo mess tayo ngayon. So, ayan. Ito yung pinakang ating bed. Kasi talagang nilalagyan ko siya ng ibang baking pan dito sa ilalim para in case na mag-ano siya, mag-overflow. Hindi siya mahuhulog o mismo dun sa oven para hindi na ako maglinis pa. So, ayan ang ating crust, guys. Oh, diba? Ang ganda. Ano lang to, 7 minutes ko lang siyang niluto. So, ang susunod natin gagawin is ilalagay natin ang ating pecan nuts. Dami, no? Ayan. So, ayan ang ating pecan nuts. Dami. Sarap nito, guys. Actually, masarap talaga to. Binabalik-balikan nito. Minsan nga, nung mga ilang taon ang mga nakalipas, ito ang ginagawa naming pangregalo. Gumagawa ako nito minsan ng mga 6 na piraso. Idinideliver, pinapadeliver sa kanya mga friends or sa mga friends ng mga anak ni amo. So, kaya maganda tong pangregalo kasi medyo mamahalin nga lang ng konti. So, ayan na yung ating pecan nuts. And then, ang sunod natin gagawin is maglalagay tayo ng chocolate chips. So, sabi ng anak ni amo, lagdan ko raw ng chocolate chips para daw yummy, yummy, yummy. So, maglalagay tayo dito ng siguro mga half cup. Ayan o. Kita nyo naman. And separate siya. Ayan o. Ikalat-kalat lang natin. Ako, feeling kong tamis-tamis na nito. Parang ikaw lang to. Okay. And then, nasunod natin yung gagawin is ilalagay ang ating butter. Ilagay natin ng butter. Spread natin siya everywhere. Huwag naman natin siya masyadong papakapunuin para hindi naman mag-overflow sa ating crust. Ayun o. Bakit ba walang ilaw ito? So, ayan. Ayan, wala nalagyan ng ilaw. So, ayan ang makikita ninyo. Ganda, no? Ayan. Medyo ilubog natin siya ng konti para hindi siya masunog. Instead, ang maluluto dyan is yung pinakang butter niya. So, ayan guys. Oh, kita nyo, di ba? Ganda. Hindi pa yan, ano, hindi pa yan naluluto pero ang ganda na niya. So, how much more pag naluto na to? So, ayan. Ready na to, guys. Ready na. Ilalagay na lang natin to sa oven. Ayan. So, may gagawin pa pala akong isa dyan, guys. Kasi, mabilis talaga masunog itong side crust na to. So, ang gagawin ko dito is kukovera natin siya ng foil. Ilagay natin siya ng cover na foil para iwas siya sa mabilis masunog. Ito kasi yung unang masusunog. Gumagawa ko ng pecan pie. So, tataklo na natin siya ng ganyan para ma-prevent natin yung too much exposure sa init para balance yung kanyang pagkaluto. Ito na yung gagawin natin dito sa isang side. Ayan. Safe na ito sa pagkasunan ng mabilisan.
Basta makuveran lang yung crust. Okay na yun. Ayan, and then, susunod natin yung gagawin is ilalagay na natin sa oven for almost, maglalagay muna ako dyan ng mga 30 minutes and then after that, check natin kung ready na ba siya or additional more minutes. So, ayan. So, ilagay na natin siya sa oven. Ayan. Ating pekan. Ay, good luck! Ayan, so 180 lang siya. 180 for 30 minutes. Ayan, so guys. So after ng 25 minutes, nilagyan ko muna siya ng 25 minutes. I-check na natin kung anong kinalabasan ng ating pekan. Tcharan! Medyo mainit ah. Step by step. So, ayan. Ito na siya. Oh, wow. Actually, this is perfect na. I-off na natin siya. I-off ko na siya, guys. I-off ko na. So, guys, ito na yung ating pecan pie. So, after 25 minutes, di ba, hindi masyadong tumagal yung oras natin ng 30 minutes. So, ang gagawin natin is, alisin na natin ang ating foil sa side. So, makikita nyo naman, no, ang ganda-ganda ng ating pecan pie. Ayan, no, balance na balance yung color ng kanyang crust dito sa side. Ayan, no, kasi nilagyan natin siya ng cover para hindi siya masyadong masunog. Ayan, no. Ayan, no, guys. Ayan. Ayan ang Mayordomas pecan pie. So, ang ganda, diba? Oh, sarap niyan. Kasi sarap niyan. So, mamaya, i-let it cool ko to. Tapos, siguro mga an hour para makasingaw yung init niya. And then, after that is irarap ko siya as a gift at ipapadala na doon sa best friend ng anak ni madam ko. So, ayan guys, share ko lang po sa inyo kung paano gumawa ng pecan pie. Ang napakadali na pecan pie. At alam ko kayang-kaya nyo rin to. So, guys, try nyo rin ang aking simple recipe. Ayan. So, sana nag-enjoy po kayo sa aking munting vlog about making pecan pie. So, bye-bye. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Love you all. Bye.